Magandang araw mga tol, Nonito the Flash Donaire laban kay Jason Moloney, mukhang magkakatuluyan na. Kapag ibakante ni Inoue ang titulo, nakanda agad si Nonito Donaire. Parang nagaantay na lang sa pintuan na itapon ni Inoue ang titulo. Number 1 challenger ngayon si Moloney sa WBO at WBC. Nagutos na rin agad ang WBC na maglaban agad si Donaire at Moloney matapos bitawan ni Inoue ang titulo. Subalit sa ngayon wala pang official na decision si Inoue kung direktang aakyat sa 122 pounds. Pero parang doon na rin papunta dahil nagsasayang lang ng oras sa 118 pounds. Wala na rin magandang laban para kay Inoue sa bantamweight. Kahit sabihin natin mga tol na pwede siya lumaban kay Vincent Astrolabio, wala na rin siya makukuha sa kababayan natin. Magandang pagkakataon sana ito para kay Astrolabio dahil malaki ang bayad sa kanya at pwede pa makasilat. Pero sa ngayon para kay Inoue, wala nang makukuha kung magdepensa pa ng titulo. Madali lang naman kay Inoue maging mandatory champion kung aakyat ng division. Magandang match-up sa kanya si Luis Neri at si Rais Alim dahil ito ang nasa pintuan ni Stephen Fulton. Number 1 si Luis Neri sa WBC, number 1 naman si Rais Alim sa WBO. Kahit sino dito ang matalo ni Inoue, siguradong madali na lang ikas ang laban kontra Stephen Fulton. Pwede rin ito targetin ni Casimero mga tol kung makabalik sa Amerika at mabigyan ng laban. Kailangan lang niya ayusin ang US visa. Lalo na ngayon nabaliktad ang decision sa laban niya kay Rio Acajo. Nabigay din kay Casimero ang panalo via knockout. Kaya walang imposible kay Casimero, baka magulat na lang tayo mataas na agad ang ranking sa apat na sanctioning bodies. Pero sa ngayon wala pa sa ranking si Casimero sa apat na major belt. Sa box rec lang po siya number 3. Sa ibang banda naman, unified champion Errol Spence, hinamon ng isang higante sa 154 pounds. Ito si Sebastian Fondura. Kung aakyat daw si Errol Spence sa 154 super welterweight, nakaanda ito lumaban sa kanya at hindi daw niya aatrasan si Spence. 6'5 ang tangkad ni Fundura mga tol, edad 24 at may kartadang 20 wins, 13 KOs, walang talo. Ang masasabi ko lang dito kay Fundura, parang aayusin lang ni Spence ang buto-buto niya sa katawan. Sa sobrang laki ni Fundura, hindi niya yan magagamit kontra Errol Spence. Siguradong kakalimutan ni Spence na may mukha si Fundura at titirahin na lang sa katawan. Isang body snatcher si Spence kaya easy target sa kanya ang mahabang katawan ni Fundura. Sa ibang banda naman, bakbakan ni Tyson Fury versus Oleksandre Usyk. Ayon kay Bob Arum, nagkasundo na ang dalawang kampo na maglaban sa Undisputed. Inaantay na lang na ma-finalize ang bakbakan sa susunod na taon. Target sa Middle East mga tol dahil mas malaki ang bigayan ng sponsor. Ito ang pinakaunang Undisputed 4 belt sa heavyweight division. So kanino kayo dito tatalpak mga tol? Usyk versus Fury. Abangan na lang po natin. Sa ibang balita naman, Floyd Mayweather nagsalita na tungkol kay Tank Davis. Na-interview si Mayweather at naitanong sa kanya ang tungkol sa pag-alis ni Davis sa Mayweather promotion. Wika ni Floyd Mayweather mga tol, bata pa lang si Davis, tinulungan niya agad para mabilis umangat. Pinangako daw ni Floyd noon na maging great champion at isang multi-millionaire si Davis. Talagang tinulungan daw niya ito para mas umangat pa ang karir. Pero sa ngayon pakiramdam ni Davis, may sariling pakpak na daw siya para lumipad. Gawing sarili niya ang boss. Kaya hinayaan na lang daw ni Mayweather ang kagustuhan ni Davis. Kung sa tingin daw ni Davis, siya na ang susunod sa yapak ni Floyd Mayweather. Nakaanda naman daw tumulong si Floyd para maabot ni Davis ang pangarap na maging next Floyd Mayweather. Ibig sabihin mga tol, hinayaan na lang ni Mayweather ang gusto ni Davis na gawing sarili ang boss matapos gawing multi-millionaire at great champion. Wings, he's grew wings where he can fly, become his own boss. More power to him. Ayon sa payag ni Davis, hindi naman siya galit kay Floyd Mayweather. Gusto lang niya maging free agent para siya ang mag-decision sa mga laban niya. Katulad sa status ngayon ni Canelo at Terence Crawford, walang nagko-control na promoter kaya pwedeng pumirma kahit anong istasyon. Pwede sa Showtime, ESPN at The Zone. So hanggang dito na lang muna tayo ngayon mga tol. Maraming salamat po.